Nais kaya yata dyan? Ah, matutuwa sana ako kasi sumulat sa akin ang aking kaibigan. Pero, tingnan mo naman yung tsura. Premusta na kayo, tiyak iba't ibang lugar na napuntahan mo sa lubungin mo ang aming ship sa darating na ikaw wala ng gabi bukas ang iyong kaibigan, Baldo. Hiningal ako. Hindi ko alam kung bakit ganito yung parang ng pagsusulat niya. Ah, mas maputing turuan mo siya. Ganito kasi dapat yan. Pre, musta na kayo? Question mark o tandang pananong. Tiyak iba't ibang may kudlip sa lugar na napuntahan mo. Salubungin mo ang aming ship o mayroong panipi. Kasi Indies yun. Sa darating na ika, gitling, walo, may gitling. Kasi yun ay numero. Ang iyong kaibigan, Kuwit Baldo. O dahil liham to. Ganun dapat. O, ngayon, tingnan mo. Gusto kong ibahagi sa'yo paano ba ginagamit ang bantas. Napakahalaga nitong bantas. Dahil importante to. Una, nagdudulot ng kaayusan ng pahayag. Meron tong ipapahayag sa'yo, ibibigay sa'yo ng tamang kahulugan. Ito ay magdudulot ng tamang pagbasa at tamang pagbigkas. At syempre, kapag tama ang basa mo o tama ang bigkas mo, magkakaunawaan kayo ng kausap mo at napakahalaga talaga niyan. Ito yun. Pahinggan mo ha. Una, tuldok. Paano ba ginagamit ang tuldok? Sa katapusan ng pangusap na patrol o pasalaysay at pautos. Kagaya nito, igalang natin ang pambansang awit. Ganun lang kasimple yun, tas tuldok sa dulo. Kapag nagkukwento ka, tuldok lang yun. Sunod, sa pangalan at salitang dinaglat o pinaikli. Kagaya nito, si Kinang A.A. Jose ay mahusay magturo. O, bukod sa pangusap na may tuldok sa dulo, kapag pinapaikli rin ang salita, tinutuldukan. Ang iba pa ay sa mga titik o tambilang. Ano yung tambilang? Numbers na ginagamit natin sa mga pagbabalangkas o talaan. Diba? Sa test paper natin, mayroong mga numbers at letters, tinutuldukan yung tabi noon. Kaya na A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, at marami pang iba. Dako naman tayo sa pananong. Oh, napakadali lang yan. Sa pangusap na, patanong o nagtatanong. Anong pangalan mo? Diba? Lalagyan mo ng tandang pananong sa dulo. May nais siyang malamang impormasyon. Sunod, sa loob ng panaklong, upang mapahiwatig ang pag-aalinlangan ng diwa ng pangusap. Ibig sabihin, hindi ka sigurado doon sa impormasyon na yun, kaya sinimita mo ng question mark o tandang pananong. Si Manuel Rojas ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maaaring kapag sinulat mo yan, o pinadala mo sa kausap mo, malalaman niya na hindi ka sigurado doon sa bahagi na yun kung saan mo itinabi yung tandang pananong. Ganun yun. Katlo, ito ang tinatawag na padamdam. Anong meron sa padamdam? Nagsasaad ito ng matindi o masidhing damdamin. Uy! Aray! Mabuhay ang Pangulo! Oo, diba? Matinding damdamin. Labis sa tuwa, takot, pagkagulat. Ika-apat. Kuwit. Anong puwit? Kuwit. Yan. Yan yung maliit na kamot sa baba. Parang kamot, diba? Parang kinalabit. Eto na. Una, sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipo ng mga salitang magkakauri. Ano ibig sabihin nun? Kapag binabanggit may magkakapareho ang grupo, ang paborito kong kulay ay asul. Kuwit, puti. Kuwit, pula. At dilaw. Hindi ka na magkukuwit pag malapit ka na doon sa dilaw o katabi ng dilaw. Katabi ng at. Hindi ka na magkailangan magkuwit doon. Ang paborito kong kulay ay asul, puti, pula, at dilaw. O, nilagyan ng kuwit yung mga pagitan ng sinasabi mong mga kulay o may pagkakapareho ng uri na sunod-sunod na nandun sa pangusap. Ang sunod naman, sa hurihan ng bating panimula o kapag gumagawa ka ng liham. Mahal kong teacher Rick Fick, kuwit. Nagmamahal. Ayan, kuwit. Sa iyo, kaibigan Jose, kuwit. Lubos na gumagalang, kuwit. O, ganun yun. Dapat may kuwit. Ang susunod ay pagkatapos ng oo at hindi. Kagaya ng, oo, uuwi ako ngayon. Hindi, ayaw niyang sumama. O, diba? Ganun na kasimple. Ang sunod ay, sa mga lipon o grupo ng salita na panuring o pamuno kung yung meron kang binibida sa pangusap. Kagaya ng, si Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan ay isinilang sa tundo. O, nag-quit ka dun. Subahagin yun. Meron rin si Pastor Arias, isang mahusay na tagapagtanggol ay isang manobo. Quit ang nilalagay doon. O, susunod. Sa huli ng bilang sa petsa. Ito ginagawa natin to, di ba? Disyembre, 25. 20 at 20. O, pagkatapos nung mismong tiyak na numero ng araw. Ang susunod ay sa pagitan ng kalye at purok. Sa mga tweet, ginagamit natin to sa address. Pwede rin ginagamit to doon sa mismong liham na isusulat mo. Project 8, Quezon City. Di ba pag nilalagay tayo ng address sa mga ID, nilalagay tayo ng kuwit dito sa mga purok o sa mga kalye. Sunod, sa paghihiwalay ng tunay na sinabi na nagsasalita. Kagaya nito, sabi ni inay, anak, ayusin mo buhay mo. Ayan, yun yung eksakto sinabi ng nanay mo kung mare. Yun, lalagyan mo ng kuwit bago yun. Susunod, kudlip. Kung kanina ang kuwit ay nasa baba, ang kudlip nasa may taas. Paano ba ito ginagamit? Ginagamit na panghalili o pampalit ang kudlip sa isang titik na kinakaltas. Ano yung sabihin nun? Yun yung kapalit nung nabawas na letra doon sa salita. Kagaya ng siya at ikaw magiging siya't ikaw. Pumalit siya doon sa nawalang letra yung kudlip. Ako ay Pilipino, magiging ako'y Pilipino.
iba at ibang lahi. Magiging iba't ibang lahi. Kaya mali yung nakikita natin sa telebisyon. Yung mga pagbabalita, meron silang nilalagay sa baba ng mga nakasulat. Ang nakalagay doon minsan ay kagaya ng may kudlit na, may gitling pa, iba't iba. Ito naman, wala kang kudlit, pero may gitling. Mali pa rin yung dalawang yan. Ang kailangan dapat ay may kudlit lang. Wala nang gitling dahil saan galing yan sa salitang iba at iba. Susunod, gitling. Oh, anong meron dito sa gitling? Ang una, sa pag-uulit ng salitang ugat, kagaya ng araw-araw, may gitling sa pagitan, isa-isa. Tandaan na, kailangan salitang ugat. Hindi pwedeng yun talaga yung totoong salita niya, kagaya ng ting-ting. Ang salitang ting-ting, eh, yun na yung totoong salita niya. Wala naman salitang ugat na ting, di ba? Kailangan, alam natin yun, yung iba-iba. Kaya naman, nilinaw ko sa inyo kanina na walang gitling ang iba't iba. Sunod, sa pagigitling, kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig, at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Nahirapan ba kayo? Dito lang kasimple yun. Kagaya rito, mag-alis. Nagtatapos siya sa katinig. Yung mga B, K, D, H, mga ganun. Samantala yung kasunod niya, nagsisimula sa A, E, I, O, O, patinig. Ah, pinaghihiwalay siya kasi nag-iiba ang kahulugan o nawawala ng kahulugan kapag magkasama. Kagaya rito, mag-alis. Kapag tinanggal ko yung gitling, ano nang mangyayari? Magiging mag-alis. Hulo, mag-alis na siya. Susunod, nag-isa. Kapag tinanggal ang gitling, ang mangyayari ay nag-isa. Oh, diba? Iba na yung tunog. At tila nag-iiba ang kahulugan. Yung nag-ulat, kapag tinanggal ang gitling, magiging nag-ulat. Nandyan din ang mang-uto. Kapag tinanggal ko ang gitling, magiging mang-uto. Sunod, pag-asa. Pag tinanggal ang gitling, magiging pag-asa. Oh, wala man kahulugan, pero ang pangit na ng tunog. May-ari, magiging may-ari. Sunod, mag-aral. Ito yung madalas na nagkakamali kayo. Mag-aral, magiging mag-aral. Pag-alis, magiging pag-alis. Sa mga tuwid, nalagyan mo ng gitling, magkakahiwalay ang tunog. Pero pag walang gitling, kahit magkahiwalay pa yan, sasama ang tunog niya. Huwag niyong kalilimutan yun, ha? Sunod, kapag may katagang kinaltas sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama, kagaya ng pamatay ng insekto, para umikli siya, tinanggal yung unang, magiging pamatay insekto, pinalitan ng gitling. Kahoy sa gubat, magiging kahoy gubat. Ginigitlingan. Humigit at kumulang, magiging humigit kumulang. Lakad at takbo, magiging lakad takbo. Bahay na aliwan, bahay aliwan. Dalagang tagabukid, magiging dalagang bukid. Pero tandaan nyo, kung sa pagkasama ng dalawang salita eh magbabago na yung kahulugan, huwag nyo nang gamitin yung gitling, ha? Kagaya nito, dalagang bukid. Isda, kung isda ang kahulugan mo, huwag mong gigitlingan kasi mag-iiba na yung kahulugan niya. Bahag hari, rainbow yun. Hindi siya yung hari na kabahag. Hindi man nagbabahag ang hari, iba ang kasuotan nila, diba? Hindi naman dato yun, eh. Susunod, kapag may unlapi, ano yung unlapi? Dagdag sa unahan ng totoong spelling o yung salitang ugat. Dagdag sa unahan. Kapag ang unlapi, ang tanging ngalan ng tao, lugar, brand, tatak na isang bagay o kagamitan, sagisag, simbolo, ang haba naman ng paliwanag. Dito lang kasimple yun. Kapag meron kang tiyak na pangalan, yung mga nakamalaking letra, ginigitlingan yun. Kagaya ng Maka, Diyos. Yun Diyos, Panginoon, lagi may gitling lagi yun. Kasi malaking letra lagi yan pag sinusulat. Yun lahi, Maka, Pilipino, may gitling yun. Mga tiyak na lugar, Baguio. Saan ka pupunta? Ha, pabagyo ako. Pabagyo. Sunod, sinong taga-Luzon dito? Taga-Luzon. Ah, taga-Antique ka pala. Taga-Antique. Mag-Japan ka. Mag-Japan. Huwag kang gumamit ng Honda. Mag-Ford ka. O, diba, tatak yun. Sunod, tatak naman ang inumin. Mag-Sprite. Mag-Coke. Ginigitlingan yun. Huwag kalimutan. Susunod, sa pag-uulit ng unang pantig, tapos idudugtong mo yung mga tiyak na pangalan kagaya nung kanina. Mag-Jollibee? Magiging mag-Jollibee. So, ganun dapat yung gagawin nyo. Sunod, mag-Ford. Mag-Ford ako. Mag-Japan. Mag-Japan kami. Mag-Sunrox. Mag-Sunrox kami sa aming labahin. Mag-Sunrox ka. Anong bisyo yan? Clorox? Siningot? So, ganun. O, sunod. kapag ang panlaping ika ay iniunlapi o idinagdag sa unahan ng numero. Dito lang kasimple yun. Ika, sunod, yung tiyak na number, gitlingan mo. Ikatlong araw ng Enero. Ikasampung araw ng umaga. Ikalabing dalawang pahina. Yun, may gitling yun. Sunod, kapag isinulat ng paletra o patitik ang mga unit ng fraction. O diba sa mathematics may fraction? O ganito siya sa Filipino. Yung 1/4 magiging isang kapat, may gitling. Yung 5 2/5 magiging 5 2/5. O diba? Sunod, yung 3/6 magiging 3 6. Meron siyang gitling sa pagitan. Susunod, kapag hinati ang isang salita sa dulo ng isang linya, ano yun? Diba, pag nagsusulat tayo, hindi na kasya dun sa may kanang bahagi ng notebook mo o ng papel mo, pinuputol natin? O, gito yun, tandaan nyo, itong pangungusap na to, yun ang mismo rin yung paliwanag. Kapag hindi na kasya sa linya ang salita, hatiin ito ayon sa pantig. Ano ba yung pantig? Yung pagkakahati ng salita. Halimbawa, lapis, ilang pantig yun? Dalawa, lapis. Kaya kung hindi na kasya yun, hatiin mo siya sa dalawa, lapis. Yung paaralan, ilang pantig? Paaralan, apat. O, depende yun kung ano yung kasya dun. Pero wag na wag mong gagawin itong kagaya nito.
Yung pinagkasya mo lang, akala mo ganun yun? Hindi. Kapag hindi nakasya sa linya ang sal, ita, hatiin ito ayon sa pantig. Tingnan nyo, iba na yung bigkas ko. Kasi dapat hinati mo siya batay sa pagkakabasa. Dapat na babasa pa rin siya batay sa pantig nito. Kapag hindi nakasya sa linya ang sal, ita, may ganun ba sal, ita? Dapat ang ginawa natin ay salita. Hinati mo pa rin siya ayon sa pantig. Oh, yan ang gitling. Ang susunod, kapag pinagsasama ang apelyido ng babae at ng kanyang napangasawa, Gloria Macapagal Arroyo, may gitling, Conchita Ramos Cruz, Perlita Orosa Banzon. Ayan, sa matuwid, kadalasan ito'y ginagawa sa mga babae, tapos idudugtong yung apelyido ng kanilang asawa, ng lalaki, para mapakita ang dating nilang apelyido at yung apelyido ngayon. Saan ito ginagawa? Sa Facebook, ginagawa to para makita pa rin sila ng kanilang mga kaibigan o mga kaklase noon na kahit sila'y nag-asawa na. Susunod, ang ikapitan natin ay tutuldok. Oh, huwag niyong kalimutan. Kapag isa lang, tuldok. Kapag dalawa, two tuldok. Kapag tatlo, three tuldok. Walang ganun, not four tuldok. Tama na po. Sunod. Yan, two tuldok. Ginagamit ko may lipo ng salitang magkasunod. Kaya ito, maraming halaman ang namumulaklak tulad ng, yan, parang enumeration, no? Rosal, rosas, orchid, sabagita, santan, at iba pa. Nagbigay ka ng listahan. Sunod. Pagkatapos ng bating panimula o dun sa liham, Dr. Garcia, ito yung bago ka bumati dun sa liham mo. Binibining Zorilla, Ginoong Reyes, yan, may tutuldok yung dulo. Sunod, sa pag-iiwalay sa mga minuto at oras, pagaya ng ikawalo ng umaga, 8 a.m. Pwede rin sa yugto sa libro o dula, kabanata isa, ang babae sa bintana. At pwede rin syempre sa taludtod ng Biblia, Genesis, kabanata isa, kapitulo 16. Ganun lang yon. Sunod, meron din tayo tinatawag na tuldok kuwit. Kagaya nakita nyo, may tuldok na, may kuwit pa. Bunga. Bunga. Oh, sunod, ito yon. Maaaring gumamit ang tuldok kuwit sa halip na tuldok sa katapusan ng dating panimula. Kagaya nito, Ginoo, yun ang ginamit mo. Pwede rin binibini. Sunod, ginagamit sa pagitan ng mga sugnay na tambalang pangusap kung hindi pinag-uugnay ng pangatnig. Ano ibig sabihin nun? Kaya nito, kumain ka ng maraming prutas. Ito'y makabuti sa katawan. Ibig sabihin, buo na yung idea nung una, dinugtong mo na lang yung kapiraso. Masaya siya sa kanyang buhay. Nais niya laging tumulong sa unahan ng mga salita at pariyala, tulad ng halimbawa ng gaya ng, Paris ng. Kuna muna sa isang paliwanag o halimbawa, maraming magagandang bulaklak sa Pilipinas na hindi na napag-uukulan ng pansin, gaya ng kakwate, kabalyero, banaba, dapdap at iba pa. Sa mga tuwid, kinagamit ang tuldok kuwit kapalit ng halos ng mga salitang ito. Sunod, ang isang naman ay panipi. Anong meron dito sa panipi? Yung parang kamot sa kanan at kaliwa ng pusa. Ito ay ginagamit upang ipakita ang buong sinabi ng isang nagsalita o ang tuwirang sipi, kagaya ng bukas ay may ayuda. Sabi ni Aling Petra, oh, kapag yung eksaktong sinabi ng tauhan, lalagyan mo ng panipi. Susunod, ginagamit rin to sa pamagat. Walang mo na yun, pamagat ng kwento. May pag-asa sa pandemya. O, di ba ang ganda ng pamagat? Nakakapagbigay ng pag-asa. At susunod, kurot ni inay. Ang sakit, pamagat pa lang. At sunod, probinsyano. Yan, mga pamagat yan. Ang susunod naman ay ginagamit sa pagkulong ng mga salitang banyaga. Sa mga tuwid, kung merong salitang banyaga, yung wala tayong panumbas, lalagyan mo ng panipi. Samahan mo na kung mamayang bumili ng computer. Oh, nilagyan mo ng panipi yung computer. Kasi wala namang tiyak na katumbas yan na translation sa wikang Filipino. Ginagawa lang natin letter K yung C, diba? Sunod, panaklong. Ano yung panaklong? Yan ang mismo yun. Yung parang letter C na magkatapat, na magkabaliktad. Panaklong. Ano yung ginagawa? Ginagamit upang kulungin ang pamuno o yung mismong nais mong bigyang diin ang ating pambansang bayani, ang mayakda ng No Limit Tangere. O, sa mga tuwid, pwede hindi mo siya basahin para lang siya doon sa mga nagbabasa ng gamit ang kanilang mata. Pero kung ito ay bibigkasin mo, pwede dire-diretso ka na, huwag mo nang basahin yung nasa panaklong. Yun yun. Sunod, ginagamit sa mga pamilang o halaga para matiyak ang kawastuhan. Ginagamit ito madalas sa mga bangko, di ba? Para matiyak na may letra na, may salita na, may numero pa. Binigyan ako ng pamalengking halagang 1,000 piso para sa buong linggo. O, nilalagay sa panaklong yun para matiyak yung eksaktong halaga. Ganun yun. O, tanong nyo sa nanay at tatay nyo, sa ate kuya nyo, ginagamit yan sa bangko madalas. May word na o salita na, may numero pa. Susunod, ginagamit sa mga pamilang na nagpapahayag ng taon o year, Pangulong Ferdinand Marcos. So, makikita mo sa tabi niya, yung taon, kung depende, taon ng kanyang pagsilang, panahon o taon ng kanyang pagpanaw, pwede rin taon ng kanyang panunungkulan. Dito ang ipinakita ay 1965 hanggang 1986, ito yung taon ng kanyang panunungkulan sa Pilipinas bilang Pangulo o Presidente. At ang huli ay tutuldok-tuldok. Puso ko ay tutuldok-tuldok. Pangit. Tutuldok-tuldok o ellipsis. Kanina may tutuldok mo. Sana ginawa na lang nila itong 3 tuldok para ano lang. Para madaling matandaan. Ganun. Huwag na masyadong pinapahirapan yung mga estudyante. Kayaan nyo kapag ano ko sa DepEd. Pag dalawa tuldok, tutuldok. Kapag tatlong tuldok, 3 tuldok. Kaya ito ginawa pa, tutuldok-tuldok. Tapos ito, gatawagin na lang natin siya ellipsis para tapos o next. O, paano ginagamit ang ellipsis? Nagpapahirapan.
pahiwatig ng kusang ibinitin yung naisabihin. Ibig sabihin, hindi mo na itinuloy yung gusto mong sabihin. Pero tila nakukuha na ng mga mambabasa o tagapakinig yung nais mong sabihin. Mag-aral ka ng mabuti o... Tapos yan. Sunod, tandaan mo itong ginawa mo. O diba? Ganun lang yun. Nilalagyan ng ellipsis kapag may nais kang bitinin na pahayag. Sana may naintindihan kayo. O, reviewin mo yung notes mo ha. Maglalaro kasi tayo. Ang tawag sa ating laro ay... Munangka tayo! Tawagin natin itong laro natin na bantas, butas. Bakit? Bawat maling sagot, isang butas sa bangka. Wala, paano yun? Siyempre, mabubutas yung bangka mo kapag nagkamali yung sagot mo. Matatanggalan ng tapal yung bangka mo. Kaya lulubog to. Para manalo ka sa laro, dapat walang butas. Para makapaglakbay siya rito sa karagatan. Simulan natin. Ang mga pagpipilian ay A. Tuldok, B. Pananong, C. Padamdam, D. Kuwit, E. Kudlit, F. Gitlin, G. Tutuldok, H. Panipi, I. Panaklong, J. Ellipsis. Letra lamang, pag-isipan nyo sa loob ng 5 segundo. Simulan na natin. Nanalo ako! Nanalo ako! Oh, ano kaya sagot? Ang tamang sagot ay letter C, padamdam. At merong tandang padamdam sa dulo ng pangusap. Ikalawa, sana hindi nabutasan yung inyong bangka ha. Magandang araw po. Magandang araw po. Ano kaya ang ilalagay natin dyan? Isip. Ang tamang sagot ay letter F, gitling. Bakit? Kasi naputol yung salita. Pero pinutol to ayon sa hindi pagkakakasya at ayon sa ano? Tama, ayon sa pantig o pagkakahati nitong. Sunod. Tama ba ang sagot mo? Tama ba ang sagot mo? Oh, kung sabihin opo o hindi po, sumagot ka. Anong letra? Ang tamang sagot ay letter B, pananong. Tama ba ang sagot mo? May tandang pananong sa dulo. Ang susunod naman ay sasama sina Ben, Ray, Ann at Ted. Sasama sina Ben, Ray, Ann at Ted. Ano kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay sasama sina Ben, Ray, Ann at Ted. May mga kuwit. Ang tamang sagot ay letter D, kuwit. Sunod. Kalima. Napanood ko na ang Harry Potter. Napanood ko na ang Harry Potter. Ang tamang sagot ay letter H, panipi. Bakit? Kasi ito ay pamagat na isang pelikula na dating libro, diba? Sunod. Kung mawawala ka, hindi ko. Kung mawawala ka, hindi ko. Laki ang sagot. Tama kaya? Dahil ang tamang sagot ay letter J, ellipsis. Kasi tila may biniting kang pahayag o naisabihin. Kung mawawala ka, hindi ko. Ganon. Sunod. Ang ikapito naman. Pakiabot ng kutsara at tinidor. Pakiabot ng kutsara at tinidor. Ano kaya ang kulang rito? Ang tamang sagot ay pakiabot ng kutsara at tinidor. Letter E, kudlit sa pagitan ng huling letra ng totoong spelling at ng letter T. Kasi ito ay galing salitang kutsara at tinidor. Pinalitan ng kudlit yun na walang letra. Ganon lang yun. Susunod. Ikawalo. Mag-isip ng gusto bago magsagot. Mag-isip ng gusto bago magsagot. Ano kaya sagot? Ang tamang sagot ay letter F. Letter F, bakit gitling? Kasi sa pagitan ito nung mag at isip, na yung mag nagtatapos sa katinig at yung isip nagsisimula naman sa AEO o patinig. Sunod. Ikasyam. Tayo ay may iba't ibang katangian. Tayo ay may iba't ibang katangian. Ano kaya sagot? Ang tamang sagot ay letter E, kudlit. Bakit kudlit? Kasi naalala niyo pa yung paliwanag ko ng paulit-ulit sa salitang iba't ibang, na madalas ay nagkakamali ang mga nasa telebisyon, yung mga nag-i-encode dun sa mga reporter, diba? Kinagawa nilang may gitling o kaya may kudlit na may gitling pa. Pero ito dapat ay iba't may kudlit lang, tapos wala nang gitling, kudlit lang. Sunod. Huling bilang, galingan mo. Magkita tayo sa ganap na ikatlo ng hapon. Magkita tayo sa ganap na ikatlo ng hapon. Ano kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay magkita tayo sa ganap na ikatlo ng hapon. Ano napansin nyo? Mayroong tutuldok. Oh, huwag nyo kalimutan yung kanina. May dalawang tuldok kaya tutuldok galing. Umasa ko mga kaibigan na walang natanggal dito sa mga tapal ng bangka nyo na anumang numero. Oh, comment down below kung ilang tapal ang nawala sa'yo.
Lily, matutuwa ako kapag nalaman ko yung mga tapal na nawala. Sabihin mo ha kung ano eksaktong bilang yung natanggal na tapal sa'yo. Kung halimbawa nagkamali ka sa unang bilang, i-comment mo lang ay 1. Kung nagkamali ka naman sa pang-apat na bilang, i-comment mo ang number 4. Para malay mo, magkaroon tayo ng dagdag pang mga series dito. Paalam! Maglalakbay na ako!